Kakagising na wala pang ligo. Wait lang. Aisha, nandito kami ngayon ulit kila mama kasi nga ginagawa yung CR. So, maalikabo. Ito ang aking pamangkin. Say hi, Aisha. Hi, guys! Marunong mag-hi, guys, yan. 2 years old na yan. Payat, ano? Hyper yan. Hyper sa pagkain. Hi, Aisha. Hi. Tsaka, isa pa. Kaya nagpunta na rin kami dito kala mama. Kasi aayusin ko yung mga kailangan ni baby yung crib, yung stroller. At naglilinis din si May. Ayan. So, ayan. Eto, mga gamit to ni Aiden eh. Yun, regalo sa kanya. Etong stroller, binili namin to eh. Inuwi namin from Dubai. So, iche-check ko siya kung kailangan pa ba siyang laban. I think kailangan siyang laban kasi maalikabo. Ano tong stroller na to? Umbrella type. Pang ilang stroller ba to ni Aiden? Pangatlong stroller na niya to. Kasi umbrella type, pwedeng ipasok sa loob ng airplane. Ay, makailangan laban to, maano. Laban natin bukas. Yung stroller. Yung unang stroller ni Aiden, reversible yung nababaligtad yung ano. Yung pwede mo iharap sa iyo yung baby. Yala, super laki. Oo, malikabok, laban natin. Okay, si Aiden, nakatulog siya. Everyday naman natutulog ng tanghali si Aiden. May nap time talaga siya. So, mga 1 o'clock, 1:30, aantokin na yun. So, puntahan natin siya. Nandun siya sa kabilang kwarto kasi nakabukas yung aircon dun sa room ng lolo ko. Dun siya dinala ni mama. Siguro sa next vlog ko, i-share ko sa inyo yung sleeping routine ni Aiden. Dati kasi hindi siya ganyan na everyday na nap time. Tapos hindi rin maayos yung wala siyang routine talaga, sleeping routine niya. Sa gabi hindi maayos yung pagtulog niya. May mga times na late na siya natutulog, may mga times na maaga siya natutulog. So, 'yun, i-share ko sa inyo kasi yung talagang ang mga batang may autism talaga may ano talaga sila. May sleeping problem talaga sila. So, maganda na pag-usapan din natin yan pala. So, wait lang. Punta ko lang sa Aiden. Ayan. Tulog na si Aiden. Tapos, itong pillow na to, lagi niya yan, ano, akap. Pag matutulog na siya, hahanapin niya yan. Ayan. So, mamaya na lang, guys. Baka magising pa. For baby, mamaya naman yung crib naman yung nilinisin ko. Pero hindi ko alam kung lalaban siya or pupunasin lang kasi nakasealed naman yun. Ito din naman may cover nilagyan ni mama ng cover bago niya tinago. Kaya lang, baka nakaalikabukan din kasi. Yung crib naman kasi, meron siyang kutsyon. Yung kutsyon na, yung pinakamatres niya, nalaban na ni mama. So, yan. Kay Aiden to eh. Gamit ni Aiden yan. Hindi siya masyadong gamit kasi pang third stroller yan ni Aiden. Madami siyang naging stroller. Kasi ito yung inaalaw sa airport. So, ito yung last na binili namin nung time na umuwi na kami ng Pinas. Ngayon, open naman natin itong crib. Itong crib din to ni Aiden. Galing pa itong Dubai. Yan o, ganito siya. Para siyang tent kapag nakabold. Pero, bago ko
Bago ko laban yan, bago ko brush yan, kain muna tayo. Breaded chicken. Nay, kain na. Breakfast muna. Inaayos ko nga. Kasi titignan ko kung kailangan laban or brush yan. Kain mo tayo, guys. Ayan, ito, binabrush ko na. Hindi naman siya masyado madumi, kaya lang. May mga alikabok lang kasi. Ayun, si Aiden nakabantay. Hi! Nabrush ko naman na, babandawan ko na lang siya. Tapos, papatuyin. And then, ano po? Wiwi, oh, magwiwiwi daw siya. Wait lang, guys. Wiwiwi si Aiden. Ayan, na-brush na namin ni Aiden. Babanlawan na lang namin. Yung batang panggulo na ito, ayaw niyang pumayag na hindi siya kasali maglilinis. So, ayan, babanlawan na lang namin. Kaya lang, nakikigulo pa si Aiden. Mamaya, babanlawan ng maayos. Mamaya ko siya i-rinse ng mabuti. Pero na-brush ko na siya ng sabon. Okay na. And then, papatuyuin na lang natin. Sana hindi umulan ngayon. Pero mukha namang maayos ang weather. Water. Ang dahilan kung bakit ako tumataba. Pero buti na lang hindi maano yung sugar ko. Ano lang, normal lang. Kulang ka pa sa sugar. Hindi naman normal yung sugar ko. Kiss ko si Aisha nga. Kiss ko nga si Aisha. Yun pala na si Celeste. Hindi mo nang si Celeste Aiden eh. Kahit ikiss ko si Aisha eh. Na Aisha? Ay, ano ba yan? May langgam ka pa sa balikat. Ayun o, oh, nag-bake si Tita May. Nag-bake siya ng cream puff. Oo, titikman ba natin yung cream puff? Ite-taste test ba natin? Ha? Si Aiden no? Ite-taste test ba natin? Hi guys! Sabi mo sa kanila. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Looks so yummy! Cream puff with caramel. Ano tawag doon? Drizzle? Masarap. Matikman natin. Parang masarap yun sa kape o sa tsaa. Sa kape. Mainit. Mainit pa yung feeling? Okay, try natin. Ito ang sa-try mo. Pusit ka. Yan din nyo, o. Hindi, gusto ko ipakita yung laman. Ang harap, ang dami. Hindi tinipid yung... Marami ba? Yung custard, oo, ang dami, oo. Pakita mo yung loob. Sarap. Tapos yung caramel niya, sakto lang. Ang sarap yung caramel, malupo. Ang sarap. Oh, si susunod may bayad na yan. Taste test lang daw to yung susunod may bayad na. Nagbebenta siya online. Happy Bite! Dito na ulit kami sa bahay. Kakabalik lang namin. Umalis na kami sa bahay nila mama. Walaan niyo kung ano ginagawa namin. Pinapalinis ko yung pusod ko kasi hindi ko maabot. Hindi ko makita pala. And then, nakailang days ba kami sa bahay ni mama? Naka 3 days ba? 3 days, 2 nights. Ano, hindi nga pwede. Ano, tumutulo lang sa yung alcohol. Hindi ko kasi makita yung pusod ko kaya ipapalis. Madumi. Alam mo kanal. Grabe ka naman. Napakaano mo naman. Natatakot. Tsaka natatakot din ako linisin. Dahan-dahan naman yan. Yung pusod ko kasi gumanon. Ano man tawag? Moral na, no?
Basta, gumanon. Dati malalim siya. Tapos nawala yung lalim niya, yung umalsa ba? Ang dami mo kasing kumain. Ano nung kinalaman mo? Kumalaki tiyan mo. Binatural buntis. Meron bang buntis na hindi lalaki tiyan? Uy, parang maano yun, masakit. Na ano si Aiden, parang ayaw niya ipaano yung pusod ko.